Good morning, everyone. Thank the Lord sa tayo niya na paghakal sa tuwa o opportunity to once again worship Him in spirit and in truth. This morning, we are happy to see you. At least nadadagdagan tayo ng konti. And thank you for your presence. Ako the presence of Ma'am Cabrera. You know, napaka ano, na, but yet God has given us the, you know, victory in our hearts through His words and His consolation to the power of the Holy Spirit sa kagisa. Let us continue our study, but before that, I'd like to thank God because He is the one who really protected us and the rest of the provinces na hindi nagkaroon ng cases sa coronavirus. But still, ang gobyerno hindi rin magkumpiyansa sa ano. Nandiyan pa rin yung ano, general ano na tayo, general quarantine na yan. General quarantine. So, it is closer to being lifted ba ang cases, medyo ano, wala tayong cases dito yet. Ang ibig sabihin din yan, hindi na tayo makakaasa doon sa 8,000 at saka 5,000, huwag na tayo umasa noon. Kasi ibibigay na yun doon sa mga lugar na apektado. Kaya yung mga nagbabalak dyan na baka may makuha pa, hindi na. We thank God dahil sa katotohanan hindi na tayo, hindi na tayo ang tutulungan. Eh, tayo na yung tumulong. Ang pinakamainam na tulong natin yan is tulungan silang ipanalangin, lalo-lalo na yung mga frontliners natin, no? Mga gumagawa talaga ng gawain at direktang nakikipag-contact sa mga tao. Okay. We thank God. And thank God also sa kahit na sa ganitong pagkakataon, medyo mahirap para sa amin kasi na nandito sa church, no? Kasi we are used to yung bang nariyan yung mga taong marami, and then we face, no, with only some of you, even families lang, konting pamilya na naririto. But yet, God is amazing because He invented, you know, technologies, no, like this to, ano, for us to be heard, not just this in this place, but also in places na medyo hindi abot yung pangangaral ng salita ng Diyos sa ano. Kumbaga pa si yung anak ni Pastor Langreo na si Nenet, no, he wants us, ano, he really wants to hear messages, no. Sabi niya mag-message daw ng ano, mga messages na ano, kasi Hong Kong yata, Hong Kong ba siya or Thailand? Hong Kong, no? Nasa Hong Kong yata. So, praise God, kahit na papaano, nakakaabot ng konti doon kasi meron din siyang, ano, meron din siyang mga friends na sabi nila, uhaw din sila sa Tagalog preaching daw, no? Sabi ko, bakit mauuhaw ba? Siguro English yata ginagamit nila doon, no? Yet, yun nga, isa yun sa maaring gawin na kahit na magkaroon na ng
magiging regular na yung service natin is patuloy pa rin tayo siguro magtutrow ng mga messages at yung i-cover natin yung ating ano yung ating worship pa rin God willing. So praise God for that, no? Kasi kahit yung mga yung ibang mga tao patuloy pa rin nakaka-receive. Hindi lamang sa mga messages tulad nito, kundi kahit na sa Facebook. At higit sa lahat, no, itong pagkilos na umiepekto. Ako, talagang naniniwala ako na ang ating presidente ay pinadala sa kanyang kapanahunan para sa atin. Kasi kung hindi natin alam kung iba yung presidente yung naririyan, siguro hindi ganun yung kanyang magiging desisyon. Yet, God is the one leading and paving the way para magkaroon ng pagkakataong ang ating presidente ngayon ang mamuno, si President Rodrigo Roa Duterte. So, isa yan sa mga dapat nating pasalamatan sa Diyos. Siguro sasabihin ng iba na ginagawa lang niya yung kanyang tungkulin. But yet, ano, napakahirap yata ang mag-presidente, lalong-lalo na sa mga ganitong kapanahunan na meron tayong inaharap na problema. Pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ito ay makikita natin sa unang sulat ni Pablo doon sa mga taga-Tesalonica. Okay? So, bago niyan is babasahin muna natin ang salita ng Diyos. Una, basahin natin siya sa English. Sabi diyan, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your hand, with your own hands, as we commanded you, that you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing. Okay? Sinasabi diyan, ano? Sa wikang Tagalog, dalawang version. Ito ay from the New King James Version, ito, NKJV. Ang ikalawa is, ito yung magandang balita Biblia, Tagalog. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. Sa Ang Biblia, Second Edition, naisin ninyong mamuhay ng tahimik, gawin ang inyong sariling gawain, at kayo'y magpagal ng inyong sariling mga kamay. Gaya ng aming ipinagbilin sa inyo, upang kayo'y igalang na mga nasa labas at huwag maging palaasa, yan, sa sino man. Yan po yung sinasabi. Okay? In his apostolic instructions, we have seen Paul exhort the church at Thessalonica. Makikita natin yung mensahe na narinig natin nung una, nung nakaraang linggo pa is to walk in holiness. Tapos diniliber ni pastor nung nakaraan yung another apostolic instruction, that is to walk in love. Yung to walk in holiness is based on 1 Thessalonians chapter 4, 1-8. And to walk in love is based on 1 Thessalonians chapter 4, 9-10. So, in his next instruction, or his next instruction is an exhortation to diligence. And this is, in this section, it is in 1 Thessalonians chapter 4, 11-12. So, ito ay para masiguro
si Pablo ay nagbigay ng itong ganitong klaseng encouragement para masiguro na mga taga Thessalonica ay lalakad. They will okay. Ang pamagat nga pala nito is exhortation to walk in diligence. Okay. At yan ang passage. Mamuhay ng tahimik, harapin ay ang sariling ninyong gawain, magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Kung dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. Yan. So, yan po yung salita ng Diyos na bibigyan natin po ng buhay ngayon. So, yun nga, no? Ang salita ng Diyos is na ginamit ni Pablo para i-encourage or di kaya palakasin yung mga taga Thessalonica ay meron pong dalawang kadahilanan. Ang una dyan is yung that they would walk properly toward those who are outside. Okay? Lumakad sila na igagalang sila. Diba? Sa verse 12, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. At ang pangalawa, ayan. Sabi kasi ni Pedro sa 1 Pedro 2:12 din, in connection with that passage, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Okay, so, yun yung connection. So, ang ano ni Pablo rito, sa pagbibigay niya ng encouragement o exhortation, para yung mga Kristiyano ay maging pagpapala doon sa taong nasa labas o hindi sumasampalataya pa kay Kristo. Okay, yun yun. pangalawa, they lack nothing. Okay. Diba? They lack nothing. Ayun pong nakita natin. Tingnan ho natin at ikukumpara yung mga kasi dito sa New King James Version, yun po yung sinabi, they lack nothing. Tingnan natin yung ibang version kung ano sinasabi. Ang NIV, sinasabi dyan sa 1 Thessalonians 4:12b, so that you will not be dependent on anybody. Ang NLT, the New Living Translation, ang sabi doon, you will not need to depend on others. Ang Good News Translation is, you will not have to depend on anyone for what you need. At ang Tagalog, huwag maging palaasa sa sino man. Okay. Diba? So yun yung, kung bakit tayo lalakad ng may kasipagan. Ayan. To walk with diligence. Yung kasipagan yung sinasabi doon. Una, para maging pagpapala o irerespeto, igagalang tayo ng mga tao nasa labas. Pangalawa, para hindi po tayo mga ilangan na ng tulong magmula sa iba. Para hindi tayo aasa sa kanila. Okay. Kasi kung titignan natin that they lack nothing, parang kulang, no? Pero doon sa mga, yun po yung beauty nung paghahambing-hambing ng mga translation. Makikita mo po natin yung paliwanag. At saka, nasa context siya, kasi ang context is diligence, kasipagan, magtrabaho, magpagal. Okay. So, kung titignan natin mabuti, hindi ibig sabihin, no, yun lang, plain lang, that they lack nothing. Pero may ibig sabihin, no, kaya kinakailangan ka magpagal para hindi ka magiging palaasa kanino man. Oh, yun po ang sinasabi dyan. So, yan, that they lack nothing. Makikita natin sa Romans 13a, kung meron ako, okay, wala pala ako. So, that this requires diligence is evident or very obvious, no, from
the word aspire. Yung New King James Version kanina, merong binabanggit doon, no? Ang sinasabi doon ay ganito. That you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your hands as we commanded you. Okay. Yung word na aspire po na yan, ang ibig sabihin po niyan is to be ambitious. Maging ambisyoso. Okay. Kasi yung NASB, yung NASB na version is, ang translation po doon is, make it your ambition to lead a quiet life. Kung meron po kayong translation po na ganoon sa inyo po cellphone, yun po yung ano. So, the word meaning, yung aspire na yan, is to be ambitious. Sa Tagalog, ang sinabi po doon, pagsikapan. Ibig sabihin, mag-effort. Okay, mag-effort, di ba? Pero hindi lang basta-basta, di ba? So, in three particular areas, Paul does want them to be ambitious. Ang una is, ito, to lead a quiet life. Magiging i-ambition nila sa kanilang sarili, i-aspire nila, magsikap sila na mamuhay ng tahimik. Yan, diba? And dito sa passage, makikita natin that it is a parabang kabalintunaan or irony. Paradox siya, parang isang paradox. Kasi kung papansinin natin, a quiet life suggests a calmness. Being peaceful or serene, no? Talagang naroon yung napakakalma na espiritu. Yun po yung sinasuggest diyan. Ang yet for this we are to be ambitious. We are to apply diligent effort, which seems to be contrary to the idea of quietness or calm. Diba? So, hindi lang yung pananahimik pala is, o yung pamumuhay ng tahimik, ay hindi yung basta-basta nakukuha. Eh, kinakailangan i-aspire yan na, sa bawat isa. So, kung titignan natin, para siyang contrast. But actually, it's not. Because, I believe, that the quiet life, like many good things, does not come without intensive effort. Okay? Yung tahimik na pamumuhay, katulad ng mga maraming bagay, maraming magagandang bagay, ay hindi lang basta-basta dumarating nang hindi intentional yung ating pagkilos. So, ibig sabihin, dapat i-intention natin na mamuhay tayo ng tahimik. So it is not just an apparent paradox, it is also an admirable goal. Admirable goal. No? Ang sabi ni Paul, no, tsaka ng writer ng Hebrews, no, as much as possible, sabi ni Pablo, lead peaceably with all men. Yan pong binabanggit, to live peaceably with all men. Okay, sinabi ni Pablo sa Romans 12:18, kung maaari hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Okay, mamuhay ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Yan po sinasabi. Sa 14 verse 19, sinasabi rin doon ni Pablo, kaya nga sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Yung magbubunga ng kapayapaan. So, yun po binabanggit ni Pablo dito. So, sa Hebrews chapter 12 verse 14, sinasabi rin, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala nito ay walang sino mang makakita sa Panginoon. Yan po sinasabi. So,
Though it is not always the case, no? Minsan kasi, kahit na namumuhay ka ng payapa, ginugulo ka eh, di ba? May mga tao talagang nagugulo po sa atin. Katulad po ng simbahan doon sa Thessalonica, ay talagang pinag-uusig po sila kahit namumuhay sila ng payapa dahil sa kanilang connection kay Kristo. Pero tayo mga Kristiyano ay sinasabi po sa atin na tayo po'y mamuhay ng payapa. Okay, so pangalawa, sa pamumuhay ng payapa, ano, kung titignan natin, dapat ito po yung atin pong gagawin. We are to diligently pray. Hindi lamang para mamuhay ng payapa, kundi manalangin po, no, ng buong kasipagan. 1 Timothy chapter 2, 1-2, sinasabi po doon, una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ng mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pasasalamat. So, ang sabi niya dyan, prayer, petitions, intercession, and thanksgiving. Gawin, no? Ito, sinasamo ni Pablo na gawin ito. Patungkol sa lahat ng mga tao. Okay. Eh, lalo-lalo na sa ating kapanahunan ngayon, panahon po ng COVID, no, sa buong mundo. Eh, meron po tayong yung responsibility to intercede, to petition, to what? To pray. Para po sa mga taong nakikipaglaban, kaya po hindi po direkta, no? O di kaya hindi po tayo direkta nakikipaglaban. Yung mga taong naapekta, direkta po sila, tsaka yung mga frontliners po natin. Dapat po sila yung panalangin. Pasasalamat din. Bakit? Ang Diyos nagbibigay kahit na konti-konti victory araw-araw. So, hindi nakatulad yung ano noon. Eh, dahan-dahan ang bumababa yung mga kaso. Ayon na rin doon sa report. No? Marami na nakaka-recover. At salamat sa Diyos po niyan. So, yun po, no? Ang ating pong titignan. Okay. A quiet life and peaceful life, a quiet and peaceful life is more likely if we, yung buhay na mapayapa, yung buhay na tahimik at mapayapa, ay mangyayari lang kung tayo ay, una sa lahat, hahanapin po natin, una sa lahat, yung kaharian ng Diyos. Matthew 6, from 25 to 34. Hindi ko man nasulat, pero babasahin ko po sa inyo para magkaroon lang po tayo ng kalinawan at saka ideya po nito. Sinasabi ko rito, kaya sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya ay nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinakakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Okay. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman na hindi nakapaggamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang damo na, sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong alalang baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ito po ngayon, di ba? Yung iba nag-aalala, baka kapusin. Kaya pag sinasabing meron na mibigay doon, agad-agad na pumupunta kahit nabawal. Di ba? Agad-agad na nagpumipila kahit nabawal. Nawawala tuloy yung social distancing na sinasabi. Sa atin dito, hindi ganun ka, ano, di ba? Kasi hinahatid nila sa ating tahanan. Ayun, ang ganda. Pero doon, nagkakagulo sa ibang mga lugar. Pagka may bigayan, naku, pumapasok pa agad yung mga
hindi dapat pumasok kasi hindi pa naman panahon. Yan yung mga So sa 32, hindi pa ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ito po yun sa 33. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Okay. So, ito po yung makakatulong po sa atin, yung peaceful and quiet life. Ay mangyayari po sa ating buhay. Una sa lahat, kung atin pong hanapin yung uunahin yung kaharian ng Diyos. So, ang ibig po sabihin ito, nagre-require po ito ng setting our priorities. At pangalawa, nagre-require din po ito na yung saying no to many distractions sa buhay natin. Ibig sabihin, yung pumipigil sa atin na tayo po'y makapaglingkod ng lubusan sa Diyos, eh hindi natin pinapayagan yun. We do not want distractions. God wants us to be focused on only on Him. Pangalawa, a quiet and peaceful life is more likely if we, secondly, learn contentment in Christ. Kung tayo po'y matuto pong masiyahan kay Kristo, okay. Kung ano yung binibigay ni Kristo para sa atin, na ating gagamitin. Oh, yun po sinasabi doon. Doon sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 11 hanggang 13, ay sinabi po rito, mga taga-Pilipos, no? Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Ito sinasabi ni Pablo. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Ito po sinasabi ni si Pablo. So, makontento sa anumang pagpapalang ibinibigay sa atin ni Kristo. Kung tayo nananampalataya na, hindi ba? Ito po, sa unang Timoteo, Kabanata 6 hanggang 10. Tingnan po natin. Kung sa bagay, malaki nga ang mapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Okay. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo ay may kinakain at isinusuot. Yan po. Okay. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Yan po binabanggit. So ang mensahe po rito, matuto po tayong masiyahan. Okay. Hindi pa ibig sabihin na hanggang doon lang, hindi ka na lang nitikilos. Ibig sabihin, kung ano man ang mangyayari po sa ating buhay, naroon po yung espiritu, yung sense of God knows what is happening in me and He knows kung ano yung kailangan ko. Yan po ang sinasabi po rito. Pangatlo po, para magkaroon po tayo ng quiet and peaceful life, may para magiging more like yung mangyayari po siya, is i-overcome po natin yung anxiety through prayer. Lahat po ng ating kabalisahan, lahat po ng ating mga troubles, lahat na mga bumabagabag po sa atin, lahat na pinagdadaanan po natin na hindi po natin alam kung paano natin gagawin, kung paano po tayo haharap sa bukas. Ano pong gagawin? Atin pong ilagak po sa Diyos sa pamamagitan ng dalangin.
Doon po sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 6 hanggang 7, sinasabi po roon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung po sinasabi po sa atin dito. So ito po, yung mga bagay po na ito. Dapat po natin isipin po yung mga bagay po na ito. Yung, ito pa yung, the search for simplicity or easiness is a popular trend today. Ito po yung uso po ngayon, di ba? Yung easy lang, lahat. Simplicity nga eh. But for the Christian, it is to be more than just a trend, but a way of life beneficial to godliness and honesty. Para sa Kristiyano, more than just the trend or a trend, kundi ito isang pamamaraan ng pamumuhay na makakatulong sa atin tungo sa kabanalan at katapatan. Yan po, nililiwanag po sa atin yan. So, as we aspire to lead a quiet life, we cannot do so unless we also give diligence to mind our own business. Ibig sabihin po nito, mind your own business. There is a place for loving concern. Yung malasakit. Okay. As we watch for another's welfare. Mababasa po natin yan doon sa Philippians chapter 2 verse 4. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Okay, titignan mo rin sa'yo, pero titignan mo yung kapakanan ng iba. Din. Huwag lang yung sarili mo. O binabanggit dyan. And as we seek to help each other to overcome our weaknesses. Okay, doon sa Galatia, Kabanata 6, talata 1 hanggang 2. Okay, yun nila sabi. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang mga pasanin sa isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yan po. Kaya nga, so therefore, kung papapansinin po natin, we should not interpret the words in our text to mean that we should not seek to reprove, rebuke, or to restore an erring brethren. Ibig sabihin kasi, nang to mind your own business, may wala ka ng pakialam sa iba, hindi. Hindi po yung dapat natin, yung pag-intindi po natin. So, titignan po natin. Ano ba sinasabi ng James chapter 5, 19 to 20? Sinasabi po doon, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinanunumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Kung binabanggit doon. So, pangalawa, there is no place for curious interference. Ito po yun. Ito po yung ibig sabihin nung binabanggit po ritong tawag nito, minding our own business. Okay. Ano po ibig sabihin po niyan? Si Pablo po ay nagbibigay ng babala po rito of becoming or busybodies. Ito yung mga taong walang ginagawa, kundi manghimasok sa ibang tao. Ito yun. Yung manghimasok. Ibig sabihin, pag busy bodies, walang ginagawa, magtipon-tipon, kundi pag-usapan yung mga
activity ng ibang tao. Hindi chismis, di ba? Mga chismosa. Ganun yan. Ito po sinasabi, mind your own business. Kapag, kasi, you know, ito pong, pagka meron kang balita, di ba? Ewan ko. Napakasar pag-usapan ko minsan, di ba? Pagka meron, lalo-lalo pagka-personal. Ang ganda. Siya. Ay, kilala mo siya. Ha? Malaki pa talaga yung mga mata ba? Ha? Interesado. So hanggang sa, wala nang gagawin, kakainin na yung bawat oras, buong araw, para lang magkwentuhan sa mga ganun. Kaya sinasabi ni Pablo, no? Ito, nagbibigay siya ng babala sa atin, mind your own business. Ito yung problema na nandoon na, nag-exist na, no? Even in the early church, at kahit na sa Thessalonica, mababasa natin yan sa 2 Thessalonians chapter 3, 11 to 12. Kung meron ako niyan, okay, meron doon. Sabi po ni Pablo doon, sapagkat aming nababalitaan na ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran. Ayan, katamaran. Bakit? Hindi man lamang gumagawa sa halip ay mga mapanghimaso. Ayun, mapanghimaso. Ngayon, ang mga taong mo ay inaatasan namin na, at pinakikusapan namin sa Panginoong Heso Kristo na gumawa ng may katahimikan upang makakain sila ng sarili nilang pagkain. Ano kaya ibig sabihin ng gumawa ng may katahimikan upang makakain sila ng sarili nilang makakain? Wala pa silang ginawa kundi magdaldalan sa labas. Kaya nga, to the point na isasain nila, magsasain sila, hindi nakakalimutan nila magsain. Siguro. Pag dumating yung mga mister nila, nando doon sila sa labas at nakikipagkwentuhan, nagkakaroon ng cost ng pag-aawa. Ito po yung picture. Existed yung problema ito noon pa. Okay? At si Pedro, aba, isinama po niya ito doon sa mga murderers, doon sa mga thieves. So, tignan po natin. 1 Peter 4:3. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimaso. Isinama niya doon sa adultery, di ba? Sa thieves. Ano, mamamatay tao. Eh? Murderer pala, no? Sinama niya doon yung mga mapanghimasa. Ibig sabihin, parang nasa equal, standing dito. Yung mga mapanghimasa. So, ibig sabihin, kapag ikaw isang tao mapanghimasa, itablara na para ka rin mamamatay tao, magnanakaw, o gumagawa ng masama. Kaya huwag tayong himasa. Okay. So, a danger, especially when one is not focused on their own business. Kaya nga si Pablo, tignan po natin yung ni Pablo. Ito ay medyo may kahabaan ng konti, no? Si Pablo po ay nag-refuse po siya sa mga churches na suportahan yung mga batang balo. Yung balong ngunit huwag mong itala ang mga nakababatang babaeng balo sapagkat nang magkaroon sila ng masamang nasa na naghihiwalay sa kanila kay Kristo ay nais silang mag-asawa kaya't sila ay nagkakaroon ng kahatulan sapagkat itinakwil nila ang kanilang unang panata. Bukod dito, natuto silang maging mga tamad, nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad, kundi mga chismosa. Ayan, no? Chismosa. Meron palang chismosa talaga, oh. Sa Biblia yan, ha? Chismosa at mga pakialamera na nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Kaya nga, ibig kong magsipag-asawa ang mga batang babaeng balo. Mga anak, mamahala ng sambayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang kadahilanan ng panlilibak. Ayan.
Kumaliwanag, di ba? Ang linaw. Ang sinasabi dyan. So, that is why Paul instructed the older women. Okay. Ibang older women naman natin to properly, what? Teach the younger women their responsibilities. Kahit saan yun makikita? Makikita natin sa Tito. Tito, Kabanata 2, talatang 3 hanggang 5. Ano ba sila binabanggit doon? Ito. Sabihin mo, murin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, ni paalipin man sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan. Ito po yung mga matatandang babae, no? Sinasabi po ni Pablo doon kay Tito. Upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kani-kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kani-kanilang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Pero malinaw, maliwanag po rito. Kaya may responsibilidad eh. So, yung kapayapaan at yung katahimikan na ating pong ninanasa sa ating buhay at sa ating pong sambahan cannot exist. Eh, hindi po yung mangyayari unless we maintain a proper distinction between brotherly concern and becoming busybodies. Yan, importante po yan. So, it certainly helps to maintain that distinction if we aspire to work with our own hands. So, ano ang purpose ng command na ito? Bakit sinabi ng Pablo, magpagal ka ng sarili mo sa sarili mo mga kamay? Work with your own hands. Anong kadahilanan? Una, to provide for our families. Para po, ating pong masustentuhan yung ating pong pamilya. Okay, ano po sinasabi ng 1 Timothy 5:8? Ang sino mang hindi kumakalinga o nagpuprovide sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Yan po sinasabi. So, ang unang-unang rason kung bakit po tayo magpagal, magsikap, kung bakit po tayo magtrabaho, ay para po kalingain yung ating pong pamilya. Dahil kung hindi po tayo kakalinga sa ating mga pamilya, eh, tabla lang na tayo po ay tumalikod sa pananampalataya at yung katayuan po natin ay masahol pa sa mga walang pananampalataya. Pangalawa, para tumulong sa mga may hirap. Yeah. Ephesians 2:4-8. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Apibalinaw. Alinaw. Bilang mga Kristiyano, ito po yung ating pong gawain. Bilang mga Kristiyano, ito po yung ating pong dapat na palaganapin, kumbaga. Doon po sa mga gawa, Kabanata 20, Kalata 34-35, ay sinabi, okay. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. He's probably talking to Paul and Silas. Silang tatlo. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ako sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus
higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Higit na mapalad ang nagbigay kaysa tumanggap. Ngayon, panahon ng bigayan yun eh. Bigayan ang pagpapala mula sa gobyerno. Yung kuha tayo pagka nakaka-aga po tayo, di ba? Lalo-lalo na yung mga cash benefits na sinasabi. Yung iba, nakakahiya pa. Bakit? Hindi naman sila qualified na bigyan ng ganun kasi may mga trabaho. Isinisiksik pa nila sarili nila doon sa para lang may makukuha ano, at saka ang kanilang ano. Bakit? Taxpayer din naman kami. Ah. Wow, ganun lang. Ano. Ibig sabihin, ano, beneficiary din kami. Naalala ko yung mga ano, kundi mayroong ganung sa TV. Mayroong ganung platform na mamimigay na. Di ba kumasta yung nasa middle class? Basta rin yung nasa middle class, sabi niya, eh, kami rin dapat mayroong ganun. Pero alam niyo kung ano ginawa ng Pangulo, hindi naman din niya, hindi naman niya tinanggihan yun. So I mean, kuumpisa pa lang ng problema ng COVID. Do you think tapos na at saka ubos na yung pera nila? Hindi ah. Ganun pala nag-umpisa. Hindi pa nga nabigyan yung mga, ano, umalma na sila eh. So, ibig sabihin, gusto na rin lang kumita at makatanggap. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, malinaw eh, mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Eh si Sir Sandy kahapon, nagbalita sa akin, doon yata sa mga adjustment. Meron ibang tao na, Tagaladon ba yun? Tagaladon? At Tagaladon. Nakatanggap siya ng ayuda magmula na sa Dole. Sa Dole yata. Reconstruction worker siya. Tapos, tatanggap ulit siya ng ano rin to sa ano. Pero hindi niya tinanggap. Hindi. Isinuli niya yung pera. Ibinigay niya doon sa mga nangangailangan pa. Yun yung ano. Yun yung mainam, di ba? Naniniwala naman ako, hindi lang siyang gumagawa noon, hindi lang isang gumagawa. Marami ang gumagawa ng mga ganun. Pero yun po sinasabi ni Kristo, mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. Bigay mo na sa iba. Di ba? Okay. Sa pamamagitan ng halimbawa at prinsipyo, ito. Si Pablo'y nagturo sa mga una o early Christians na suportahan at hindi po sila dumipende sa iba. Yan po sinasabi. Through example and principle or instruction, Paul taught the early Christians to support themselves and not be dependent upon others. Okay. Pangalawa na bahagi, the seriousness of this command. Ang una kanina, the purpose, ngayon the seriousness of it. Gaano pa ito kaseryoso? Itong command na ito na tayo po ay magsikap. Gamitin yung ating mga kamay. Seryoso po ito dahil failing to provide for our families makes us worse than unbelievers. 1 Timothy 5:8, muli po natin basahin. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Ayun po, binabanggit doon. Tugo tayo maging sakin. May dalok ba? Lalo-lalo na po sa ating po mga kasambahay. Ang kasambahay po na tinutukoy po dyan is, hindi lang po kasambahay o di kay, sa inyo pong makamag-anak, kundi po yung membro po ng pamilya po ng Diyos. Household of faith po sinasabi ko dyan.
Okay. Yan po. Pangalawa, failing to provide our families makes us worse than unbelievers. 1 Timothy 5:8. Pangalawa po is, refusing to work was grounds for discipline, just like adultery, extortion, etc. Okay. Pag tayo po hindi magtrabaho, abay, grounds po yun na tayo po yung didisiplinahin. Okay. Yan po, no? Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3, 10 to 14, nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin o pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Okay. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin mga ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. So bawal ang tamad. Bawal ang tamad. At pagtamad, hindi dapat pinakakain. Yan po sinasabi dito. Pero bait-bait na nga ng Panginoon, di ba? Kahit na nasa kulungan ka, wala kang ginagawa doon, pinakakain ka ng gobyerno. Yung iba tao doon, eh, gustong-gustong pumunta doon. Lalo-lalo yung mga tamad siguro. Kasi wala naman silang gagawin doon, kundi kakain lang eh. Maghihintay lang ng sentensya kung kailan matatapos. Pagkatapos doon, dahil nasanay na sa doon sa loob, eh, wala makain dito sa labas, gagawa uli ng katarantaduan dito sa labas, papasok sa loob, pakakainin uli ng gobyerno. Mga taong binagsakan ng katamaran sa buhay. Okay. Doon po sa parunong ka pala ito. 1 Corinthians 5:11. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos Diyosan, nanlalait, naglalasing o nagnanakaw. Ni huwag kayong makisalo sa gayong tao. Sinasabi niyo. Okay. Ito pong punto nun. Nung punto nito. While we may occasionally need assistance from our brethren, even our government, we are not to make it a practice to live off welfare. Ano ibig sabihin po nun? Tayo po sa ngayon, di ba? Tumatanggap po tayo ng assistance magmula po sa ibang kapatiran. Ipinasalamat po sa kay, ano, nga po pala kay Ma'am Betsy. Eh, nagpadal po siya ng 5 pack po ng grocery, kasama na po yung bigas doon, para sa mga pastors. Kasi alam niya yung mga pastors, magkuklose yung mga simbahan. Walang gagawin, baka magugutuman. Kaya nagpadala po siya. Kahapon, inuha na yung dalawa, may naiwan pa pong isa dyan. Kasi yung mga pastor doon sa Pag-asa, umuwi man. So, inabutan niya yun hindi ko na ibigay sa kanila ito kasi huli na itong so kinuha yung dalawa. So, salamat po. Ganun po, no? Meron pong mga, tinatouch yung Panginoon na bibigyan yung mga nangangailangan. And personally, no, I'm so grateful for this kasi for this event. Kasi kahit na ganun ang event dito is hindi po pinagkukulang yung pangangailangan po natin sa simbahan po namin. Nakakakain po kami. At yun po ay sa pamamagitan po ng inyo pong mga tulong at ayuda. At tinutulungan din po kami ng gobyerno. Yan, di ba? Pamahalaan. Masyadong masigasig dito yung aming, yung aming purok chairman na si Rudo. Nakakailang beses din niya akong bigas. No? tinanggap ko naman. Una, tinanggap ko, binigay ko doon sa mga matatanda sa bukid. So, yung mga tatanda doon, no? At nung mga sumunod na araw, nakatanggap din sila. So, praise God for that. No? So, pero, wag ho nating gamitin practice ito na magsalig na lang ta.
Nang umasa na lang, to live of welfare ba na sinasabi? Magdepende. Diba? Okay. With all due respect sa mga tawag nito, recipients ng programa ng gobyerno, ano ba? I peace, for peace. Diba? Ito. Yung for peace is programang pantawid pamilya yan, diba? Parang gano'n yata. Gano'n ba yun, ma'am? Ito. Ang design niyan is ganito. Para yan sa mga poorest of the poor. Tama ba ako? Tama ba? Poorest of the poor yan. Yung mga walang trabaho. Okay. Ibig sabihin, pagka nakasumpong ka ng trabaho, ikaw mismo na tumatanggap niyan, parang ginawa doon sa ano ni sa nakita ni Sir Sandy ba na Tagalado na nagtrabaho sa ano tapos nakatanggap na sa Dolly. Eh, hindi niya tinanggap. Bakit? Nakatanggap na siya eh. Para na sa iba yan. Okay. Ganito lang yan eh. Kung ikaw ay recipient ngayon, huwag ka dapat maging recipient forever. Kasi biyaya naman ng Diyos is hindi naman yan para lang sa ano eh, para lang sa certain few. Sabihin mo doon sa iba na ay sa magbibigay sa iyo, huwag na kayo mag-abala kasi meron naman akong gawain eh. Meron lang trabaho, may trabaho ng ako, may trabaho ng si Mrs. Ganun ba? Huwag natin samantalahin 'yon. Minsan kasi nakikita ng iba, di ba, kung ikaw ay Kristiyano, tumatanggap ka ng ganyang mga ayuda. Tapos nakikita ng ibang mga tao na nakikita mo yung ibang tao mas naghihirap pa at saka nag-iikaos talaga. Tapos ikaw tumatanggap ng ganyan, hindi ka makonsensya? Tatanggap ka ng ganun mula sa gobyerno na ang gobyerno nakikita niya o hindi niya alam na pinagpapala ka na. Nakalatas na ka ba? Nakaraos ka na. So paano ma-quantify ngayon na umuunlad at nababawasan yung mga naghihirap? Ganun pa rin yung bilang, di ba? Kung titignan natin. O isipin po natin yan. Hindi ko sinasabi na, ang saya-saya natin, pupunta tayo doon sa ATM, withdraw ng ano. Yung pala, meron kang ano, anlapad na lupain po. Ang dami ng tanim mong saging. Halos linggo-linggo, umi-income ka. Halos tag-1,000 bawat linggo. Kasi yung saging, pagka nabunga yan, sunod-sunod na yan eh. Tapos iaasa mo pa sa iba, yung pantwisyo ng anak mo doon sa gobyerno, ba hindi ho. Tigil-tigil lang po natin yan. Ang sabi po rito, we may occasionally need assistance from our brethren, even our government, but we are not to make it a practice to live off welfare. Mas sandala na lang natin sila doon sa habang panahon, ba hindi ho. Mahiyahiya naman ho tayo sa ating mga sarili. Pag pinagpapala na ho tayo, tama na. Sabihin na ho natin, tama na po. Sobra-sobra na binibigay sa atin ng Diyos. Nagsikap ako, tinulungan ako ng Diyos. Salamat sa tulong ng gobyerno. Pero ito ngayon, nakakatayo na ako. So, kung hindi, makikita talaga na umunlad talaga yung ating bayan. Eh, hindi. Eh kahit na nga ngayon na, 'di ba, yung bigayan ng mga ano? Ano ginagawa ng iba? Ito ah. Paghahati-hatian natin. Ganun eh. Doon sa ano? 'Di ba? Maglalagay ng mga pangalan na ano, tapos ang gagawin nila pagka hindi na ano, yun sila na yung maghahati. Paghati-hati. Ang problema lang is hindi ganun kadali gawin. Kasi yun nga, sinasabi nga ni Presidente Duterte na pagkatapos nito, yung pera natin na i-audit yun. As a bagay, meron din naman silang mabibigyan yung ano eh. May mga tao, di ba? O, lahat ba 100% nabigyan? Nabigyan ng 5,500 yung mga naghihirap talaga?
Meron daw yata sa spring si Sir. Nakita niya hindi talaga nabigyan. Mahirap talaga. Naghihikahos. Wala makakain. Sana yung ano nun, pangalan nun. Hindi natin alam, di ba? Baka may pangalan na doon. Iba ang kumubra, pinaghati-hatian na. Ganun. Huwag ho natin iasa, isandigan sa kanila. Lalo-lalo sa ating kapanahonan dito. So, nakatapusan, no? I-recap ho lang ho natin. With diligence, therefore, we are to aspire, number one, to lead a quiet life. To mind our own business. And to work with our own hands. Diba? Again, the purpose behind this instruction is twofold. Number one, that we might walk properly toward those who are outside. That is in 1 Thessalonians 14:8. And number two, that we might lack nothing. Or, ang ibig sabihin yan is that tayo po ay hindi aasa ni naman. Yun po. So, for the sake of our reputation as Christians, as well as for our own well-being, while we sojourn on this here on earth, we must heed this exhortation to walk in diligence. So mayroon na pong malaking rason kung bakit po tayo magsumika, kung bakit po tayo maging masipag, kung bakit po tayo kikilos, kung bakit po tayo gagawa, kung bakit po tayo, kung bakit kinakailangan po natin na gumawa ng ano ng mga bagay na kung saan is tayo po ay para hindi po tayo makulaan sa mga taong nasa labas. At saka huwag po namang mangyari po sa atin. Kung sakasakali. Na kung tayo po ay mga ano, yung sure po na recipient na po talaga tayo sa ating katayuan. Yan. Sana po na turuan po tayo ng Panginoon sa umagang ito at patuloy po natin gagawin ang iminumungkahi ng ating o itinuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na tayo po ay mamuhay ng tahimik na ating pong i-mind yung ating our own business at tayo po ay gumawa o magpagal sa pamamagitan ng ating kamay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ikaw ang Diyos na nagkakaloob sa amin ng kakayahan upang amin po, Panginoong, magawa ang mga gawain dapat naming gampanan sa umagang ito. Salamat sa mga biyaya at pagpapala. Salamat sa katotohanan, O Diyos, sa inyo po mga salitang nagtuturo po sa amin na kami po, Diyos, ay patuloy na kikilos at gagawin po namin o i-aspire po namin na to live a quiet life, to mind our own business, and to work with our own hands. We thank you, God, for these teachings in our lives, and we are thanking you, God, because you are the one who really called us to be indeed a blessing para, Panginoon, sa bawat isa at sa lahat naman nakapalibot, Panginoon, sa amin. Nga po'y patuloy pong makita at magbinding ang liwanag po ng inyong mga salita. Matuto po namin sundin ang inyong pong mga ikinatagubilin. Kaya lang, nais niyo po sa amin ay magkaroon ng buhay na kung saan is nakakalugod sa inyong pong nalulugod ka, O Diyos, o nalulugod sa inyong pong harapan. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang binabalikan ng kapurihan. Dalangin po namin na
ito po ay matanim sa anong po mga diwa at kaisipan at lalabas po sa anong mga buhay upang kami, O Diyos, ay patuloy pong magabayan sa lahat ng aming mga lakad sa mundo ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Let us all rise. Our gracious, loving, and heavenly Father, we are so grateful because you have given us this opportunity na may kalayaan kami, O Diyos, na ikaw ang aming purihin, sambahin, balikan, O Diyos, ng lahat ng karangalan sa aming pong buhay na kung saan kami ikaw ang dapat na tumanggap. Lord, salamat sa loob niyo po, Panginoon, sa amin ng mga pabor para hanggang sa mga panahon ito, O Diyos, ay amin po, Panginoon, masaksihan kung gaano ka, O Diyos, ka buti, kung gaano ka, O Diyos, ka mapagbigay at kung gaano ka, O Diyos, ka makapangyarihan sa aming buhay. Salamat din sa inyong patuloy na pagkakaloob, O Diyos, ng mga aliw na inyong pong pinagkaloob sa buhay ng mga naging apektado sa pagkawala ng membro ng pamilya. Amin po, O Diyos, na patuloy na idinadalangin sila inyong patatagin ang buong pamilya, Panginoon, ni Ma'am Cabrera. Papasalamat po kami, dakilang Diyos, sa inyong kalakasan at patuloy na pagkakaloob po sa kanya ng buhay na kung saan, O Diyos, sa kanya po magagamit para, Panginoon, sa pagtaguyod sa kanya po namamahal sa buhay. Lord, hayaan po ninyo, puspusin niyo po siya ng inyong biyaya. At patuloy, O Diyos, na maranasan po niya ang inyong pong iapos, O Diyos, ang inyong po, Panginoong, embrace, Panginoon, sa kanyang pong buhay at patuloy mo pong bigyan siya ng ibayong pong kapanatagan, yung mapayapaan, Panginoon, ang pagdating sa inyo. So, naniniwala po kami na ikaw ang magkakaloob ng tagumpay. Salamat sa buhay ng aming kapatid na kung saan na-touch po, Panginoon, niya sa dito po, Panginoon, sa lugar po na ito. At naniniwala po kami si Brother Rona ay kasama niya. Yun na po, Panginoon, dito sa hindi po walang hanggang tahanan. Kami, O Diyos, ay patuloy na nakikisama sa kanila po, Panginoon, ng pamahatian hanggang sa mga oras po na ito. Hindi po madaling tanggapin mga bagay po na ito. Subalit, unti-unti dakilin Diyos sa pagkakalob sa kanila ng kagalingan, Panginoon. Lord, gagamitin niyo po ang bawat isa para siya po at ang buong pamilya ay makaranas po, Panginoon, ng kagaanan kahit na, O Diyos, sa bigat na kanyang pong nararanasan ninyo. Tulungan niyo po, Panginoon, si Ma'am Rose Cabrera. Lord, sustain niyo po, Panginoon, ang kanyang po, Panginoon, buhay at patuloy niyo po, Panginoon, bigyan ng lakas para i-declare na ikaw ang Diyos na mabuti. Kahit na sa gitna ng mga hindi mabuting pangyayari na nangyayari sa aming buhay. Lord, marami po salamat. At patuloy po namin inadalangin ang mga taong naging apektado po sa karamdaman, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ito, COVID-19. Lord, dumadalangin kami na ito po ay mawala na ng tuluyan at nagpapasalamat kami sa pag-lift, Panginoon, ng unti-unti pag-lift ng
quarantine. Kami po ay nasa general quarantine na po, O Diyos, at malapit na pong gumaling ang buong bayan, Panginoon. Amin po, Panginoon, iniklaim sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesucristo na kami po ay magaling na, Panginoon. At hindi lamang po kami, kundi ang buong mundo, O Diyos. Patuloy din po namin inilalapit sa inyo ang mga frontliners, mga doctors, mga nurses, mga volunteers, O Diyos, mga BHW, o mga mga lahat, O Diyos, mga pulis, mga military, O Diyos, lahat ng mga ahensya, Panginoon, yung kagawaran ng kalusugan, O Diyos, we pray that you will continue, God, to allow them to really exercise the duty, and may your protection, O God, be always upon them. We pray, O God, also for the open mind, goodness, Lord, sa mga tao na kung saan is magiging bukas ang kanila pong mga kaisipan sa mga pangyayari, Panginoon, sa aming buhay. At patuloy, O Diyos, na matuto, hindi lamang, O Diyos, sa ano po na ito, sa mga bagay na dapat po nilang gawin, kundi, O Diyos, maging sa espiritual na paghahanda. Panginoon, nawa po'y pagkalooban ninyo ng ibayo pong talino ang mga nananaliksik, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga inatasan na mag-formulate ng bakuna para sa COVID. Lord, batid naming napakalaki na ng bounty na ibinigay ng aming Pangulo dito para lang sa ikagagaling ng bawat Pilipino. Maasa po kami na kayo po magkaloob ng karunungan sa mga saintipiko, mga doktor, mga dalubhasa, O Diyos, na gagana po nito. At isang araw, O Diyos, ay masumpungan na ang bakuna at ito po ay magwawakas ng ng quarantine. ECQ ba ng ibang lugar o anong klase quarantine, O Diyos, meron ng ibang lugar. Lord, papasalamat po kami dahil alam po namin na ito po ay hindi po nila magagawa kung wala po ang inyong tulong. Kaya sa pamamagitan ng Diyos ng Talino at ang kanila po, Panginoon, kakayahan, kumilos ko po, Panginoon, sa kanila pong kalagitnaan. Iyaan po, Diyos, na ang mga bagay na nangyari sa aming buhay tulad ng karamdaman po yung magtutuloy sa amin tungkol sa mga bagay na mahalaga, lalo-lalo na kapos ang ating connection sa inyo. Lord, maraming mga bayan, maraming mga tao na ang naging yung nag-turn, Panginoon, bumaling, Panginoon, sa inyo dahil po sa karamdaman ito. We believe, Lord, it's a harvest of soul, Lord, at naniniwala po kami na Ikaw ang gumagawa, Panginoon, sa likod nito upang sila, kung hindi man sila lahat, Lord, ilan sa kanila, O Diyos, o marami sa kanila ang maisalba tungo sa buhay ng walang hanggan. Lord, marami po salamat at patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon, sa amin. At para makabalik din, O Diyos, ang aming pong ekonomiya, pakabangon muli, O Diyos, ang aming pong Panginoon, mga kababayan sa kanila pong tungo sa kanilang normal na pamumuhay. At ilang amin po dinadalangin na patuloy ka, Panginoon, kumilos sa aming pong kalagitnaan. Lord, hinihiling po namin lahat ng bagay na ito at maging ang mga nagdiwang sa buwan ito, O Diyos, sa kanilang kaarawan. Amin pong dinadalangin na sila, O Diyos, ay pong patuloy na pagkalooban ng marami pong mga taon sa kanilang buhay, proteksyon. Maganda, O Diyos, na pangangatawan at patuloy po, Panginoon, ilagay sa kanyang mga puso ang hihiin. Ikaw, Panginoon, ang paglingkuran, lamang minsan, O Diyos, kundi sa lahat ng mga karuan ng kanyang buhay. Lord, dinadalangin po namin lahat ng ito at patuloy din po, O Diyos, na proteksyonan nyo ang mga existing, Panginoon, at nagpapatuloy ng mga
negosyo, Diyos, kabila ng mga COVID, Diyos, at mga halamanan, dumadalain po kami sa ulan, at dumadalain po kami sa mga hayop po, Diyos, mga alagang hayop, we pray that you will continue, God, to bless them and allow them, Lord, to be enriched, Lord, sa ipagayong pangungunan. Lord, maraming salamat at amin po, Panginoon, tinitiwala, O Diyos, ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, sa inyo. Naniniwala po kami na ikaw, O Diyos, na patuloy na ikilos at patuloy na magkakaloob sa amin, Panginoon, ng kahit na, O Diyos, na ng mga pagpapalang amin pong kakailanganin. Hindi po kami dapat mangamba tulad, Panginoon, ng iyong mga salita. Hindi po dapat kami mabalisa, kundi kami po ilalapit sa inyo, kami po dudulog sa inyo, dahil kayo po ang mag-aaring lahat ng bagay. Lord, dinadalain ko namin ito sa inyo ng may ng buong puso, Diyos, at may pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Now, tuhin mo ni and present your boldness before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. 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 Oh, I love.